Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrem and you're watching Planting with Ep and Grace. Ito naman ang inyong hardinerong kapitbahay na nagsasabing, tara, usap tayo! Hi guys, welcome back to our channel. This is Efrem and you're watching Planting with Ep and Grace. Sa bawat halaman nating nakukuha sa ating mga halaman tinatanim, may natututunan lagi tayo at lagi itong bago. Sometimes siguro ay alam na natin pero nakakalimutan natin. At ito yung experience na akin nakuha nung ako ay nag-start magtanim. And yung sumula ng aming vlog actually, ito yung aming pinaka unang-unang plants na pinakita sa inyo. Yung unboxing of Stepania erecta. And now, ngayon, meron kaming dalawang klase ng Stepania erecta. So, ito ngayon siya. Okay, yung unang Stepania erecta na maliit, ito 'yon. Actually, comparable dun sa isa namin kanina, papakita ko. Ito ay mas maliit siya compared to doon. At meron siyang mga tinatawag nating mas mabilis siya kasing nagkaroon ng mga sprouts. Okay. So, nung tinanggap namin yung pinaka Stepania erecta, wala siyang dahon, wala siyang ugat. And talagang pinaka-plain, para siyang isang potato, okay? Para siyang isang malaking patatas lamang. And yung nga nung yung mga ibang comments sa akin, sabi, "Oh, laki namang patatas niya, napakamahal namang patatas niya." Pero actually, it is a learning experience to me. Kung isang question lang naman ang pumunta sa aking utak doon during that time. Paano ba magkakaroon ng sprout yung aking patatas o yung aking Stepania erecta? And I have searched some, so tinanim ko rin siya, the same thing also na pagtanim namin noong nakaraan, pero it takes a lot of time bago makita namin yung sprouting until may nakita kaming literature, okay? Literature that is actually on October 11, 2020, okay? That is based primarily sa experiences ni Ma'am Amy Lastimosa, okay? I met her sa mga ibang mga plant show and she's very kind. Pero doon ko nakita yung kanyang, siguro yung hinasa ng panahon, yung kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng Stepania erecta. Because one of her favorite, I think, is Stepania erecta also. So, based from the readings that I have from her sa kanyang experiences, may mga natutunan ako mga bagay na hindi ko alam before. So, it's a learning experience coming from her. And I'm going to share it to you on this particular vlog. So, ito, Stepania erecta, sasabi natin, binibenta kasi itong Stepania erecta natin ay talagang bare. Wala siyang dahon, wala siyang ugat. And one questions that come into our mind is how to make them sprout. And sabi sa kanyang article, sabi sa article ni Ma'am Amy Lastimosa, one simple thing na kailangan mong gawin is to increase the humidity of the plant around it. So, ang suggestion niya is increase the humidity. At paano to gagawin? So you could do such thing as pwede kang maglagay ng dome para yung paligid na moisture ay talaga naka-concentrate at mag-increase sa kanya. So kung wala naman tayong dome, ayan, so ililipat ko muna to. One of her suggestion is to make this particular setup. Ayan. So, this plastic is actually yung plastic ng basura. Okay? So, this particular plastic, clear plastic siya. So, I don't recommend siguro yung black kasi nga nagkakaroon tayo ng, syempre, black absorb heat. So, at then, this ngayon ay medyo mas matindi yatang uminit yun dito. So, in order for us to have this particular plant to sprout or to start to sprout, kailangan natin increase yung kanyang humidity. And one of the things na pwede natin gawin is kulungin natin siya sa plastic pero hindi natin siya sasaraduhan. Okay? Just that particular area, magkaroon lang siya ng increase in humidity. Now, the problem with this particular plant, so pakita ko sa inyo, mamaya ko na lang ayusin. Ito yun, di ba? So, ito yun. Last time that I show it to you kung paano siya itanim. Okay? And as you can see, meron na siyang maliit na sprout there. Okay? And it takes them already para mga ilang araw na nandun pa lang siya, napakaliit pa rin niya at hindi pa rin siya lumalaki. So, one thing that is for sure, mababa kasi ang humidity sa loob ng aming bahay. The reason behind that, syempre, hindi ganun siya kainit. Okay? Hindi ganun kataas ang humidity sa aming sa loob ng bahay. So, the tendency of that is medyo tumagal yung kanyang pag-sprout.
So, based on my readings, I have to put it this way. Para kung sakali, medyo nagkaroon ng increase ng humidity or moisture doon sa kanyang paligid. Okay? To initiate yung tatawag nating rooting or pagkakaroon ng multiple tubers. Okay? Yung ibang ginagawa nilang technique, sinasaraduhan nila gamit yung sealing, ano, yung plastics, yung may sealed na plastic. Well, I don't know, pero I think mas magiging mahirap yun kasi nga, although it retains the moisture doon sa loob at hindi ka na kailangan maglagay ng maraming tubig or hindi mo na kailangan siyang i-water every day, but take note, hindi naman siya masyado, hindi naman siya makakahinga na yung plants niya. So I think with the yung wisdom ni Ma'am Amy, I think this is the best setup na pwede kong gamitin para magkaroon ng sprouting yung aking Stepania erecta. Okay, so another thing that she share is about yung solution na ina-apply natin sa ating Stepania erecta. So it could be watered with a solution that is solution ng alpha naphthalene acetic acid and water. So yung solution na yun, it is actually a plant growth hormones or plant growth hormones with added vitamin B1. So yun yung kanyang recommendation. So in that case, in this case, hindi ko muna siya gagawin kasi nga I don't have that particular solution yet. So siguro para this time, water muna. Kasi ayoko rin naman gumamit medyo nung mga hormones, mga plant hormones na yan. Okay? So next, the mixture, as I've told you last time, kailangan natin ng gritty or medyo yung aerial, yung highly draining type of soil. So kung wala tayong highly draining type of soil, we could use a fine pumice rocks at saka pero tayong gumamit ng river sand. Okay, river sand ang pwede natin gamitin. Okay, next, in this case, we are using primarily yung mga different na mga container. Okay, so in this case, we have this particular pot or decorative part. And another thing about this one, naglagay ako dito ng tinatawag nating yung parang stem or parang stand nung ating plants. The reason behind that is para hindi naman mabali yung ating Stepania erecta. Okay, so another thing is this particular plant loves bright light. Hindi siya pwedeng ilagay sa ilalim ng sikat na araw because it definitely scorched the leaves at saka yung pinaka-plant and it is actually irreversible. Pag nasira na yung plants natin, so sira na siya all throughout. So kailangan natin siyang ilagay doon sa partially shaded type pero nakaka-receive pa rin siya ng bright light. Okay, so as you can see, medyo mahaba yung kanyang sprout. Okay, one thing is I've learned that I keep this one sa loob ng bahay and suddenly hinahabol, kaya humaba siya ng ganyang kahaba kasi hinahabol niya yung sikat ng araw. Okay, so that's one thing na nakita ko based on my experiences na you have to put this one dun sa makaka-receive talaga ng tamang sikat ng araw. And one of the result here is humaba yung kanyang stem. Well, actually, in a bright side naman, pwede mo naman siya kasing i-bend or i-train para magkaroon siya ng design para sa pagpaproduce ng panibagong mga foliages. Oh, by the way, before I forget, una, sa pag-sprout ng ating Stepania, nauuna pala yung pagbubulaklak niya. So as you can see, yung mga tiny blooms na yan is actually the flowers. Okay? So yan, flowers po yan. Yung maliliit na yan. Okay? So it is composed primarily of male and female flowers. Yun ang kanyang blooms. So, bago siya magdahon. Just try to imagine that. Bago magdahon ng Stepania erecta, namumulaklak muna siya. And that is really amazing. Okay. So, another one is, syempre, yung paghaba ng dahon, definitely, it will tell us na hindi siya nakakuha ng enough light. At yung mga Stepania erecta na nakakakuha ng enough light, definitely, sila ay hindi ganito kahahaba. Medyo maliliit lang sila at malalaki yung kanilang mga dahon. Okay? So kaya ito nung nalaman ko 'yon, I put it already doon sa labas para magkaroon siya ng magandang foliages at medyo hindi siya agad mag-extend pa ng kanyang stems. Another thing is nung nasa loob siya ng bahay, this particular region or this particular stem ay color green. And this time naging color red na siya. Parang nagiging parang woody type na rin siya. Okay? Nagiging strong na yung kanyang stem. Okay?
Also, nag-stop na rin siya mag-grow, and nung nilagay ko siya first time sa labas, nasunog siya actually. Nagkaroon siya ng sunburn, yung maliit niyang subol doon, nawala. So I just have to cut it para ma-prohibit ko yung pagsunog pa rin niya. And then, as you can see, medyo malaki yung pagitan ng internodes niya from one node to another. Kasi nga, yun yung epekto nung hindi mo masyadong nakatago yung halaman mo sa malayo sa araw or sa malayo sa bright light. And that is actually a learning experience to me. So again, guys, this one particular Stepania erecta, nagkakaroon din siya ng dormancy. Ano nangyayari pag dormant siya or nagiging dormant siya? Nalalagas yung kanyang dahon. And babalik siya uli sa original na kanyang pagiging patatas. Okay? So as of this moment, siguro mga a week na or two weeks na siyang nasa labas. So I am able to observe na tumutubo na yung kanyang dalawang shoots dun sa baba. Before ito lang, ngayon meron na siyang dalawang shoots. And I'm hoping na hindi siya mag-extend ng ganito kahaba. Okay? So gusto ko siya kasi hanggang dito lang kasi I want to keep it that way at pwede ko siyang ilagay sa isang table, okay, para maging maganda yung kanyang design. In this case, design ko na lang dyan siguro ay iikot ko na lamang siya. I will make another one of this one. So ito kasi ay gawa lang from the excess wires just to assist para hindi mabali yung ating Stepania erecta. Okay, so diseases of this one, spider mites. Okay, spider mites, you need neem oil para sa and dishwashing detergents para mawala yung spider mites. Okay. Well, if there is a sign of pest, definitely the leaves will turn into yellow. O kaya naman, pag nagta-turn into yellow, most probably mayroong tayong nutrient deficiency sa ating plants. Oh, by the way, thank you very much, Ma'am Amy Lastimosa, for your shared knowledge to us. And then also, shout out kay Boss Honesto Estong Shera III. Okay? Kung gusto nyo ng medyo usapang investment at saka, syempre, financial, ano yan. So, contactin nyo si Sir Honesto Estong. Okay? Si Boss Estong. Okay? I think that's all, folks. You're watching Planting with F and Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel. And you may add to your list our FB page, si Maria Gracia at ang Lihim na Hardin. And please, guys, for more videos, syempre yung part 3 nito, abangan natin. Okay? So, with that, goodbye, guys. See you again. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand.